Ayan, darako po tayo sa ating pastoral prayer and diretso ko po ng preaching. Ngayon po, may mga ipapanalangin po tayo. Tataas natin sa Panginoon ang ilang prayer items natin. Una po sa lahat, itataas natin sa panalangin ang mga kapatiran natin na nasa banig ng karamdaman ngayon. Ang aking pong may bahay at ang aking anak na si Seven, ang aming anak na si Seven ay parehas na pong magaling. Salamat po sa Diyos. At ang Diyos po ang patuloy na nagsusustain sa atin. Ngunit panalangin pa rin po natin ang patuloy na recovery ng mga may sakit karamdaman at yung mga dumaan sa sakit karamdaman. Nakaraang linggo, no? Yung mga bata, marami nagkasakit dahil siguro ano rin, face to face na yung klase. So patuloy natin paralangin din yung proteksyon ng Panginoon sa mga anak natin na nag-aaral, maging sa mga nagtatrabaho din ng mga magulang. Kapanalangin din natin patuloy si Pastor Manuel. Kanina kausap ko siya. Si Pastor Manuel po ay nakapagpa-check up na. Sa awa ng Diyos, wala naman pong malalang pinsala ang kanyang inabot dahil sa kanyang aksidente sa motor. Ang sabi po nung doktor ay hindi na siya kailangang i-CT scan or i-X-ray. Salamat sa Diyos. At siya ngayon ay patuloy na lang nagpapagaling sa bahay ng kanyang magulang dito po sa Nabotas. At patuloy nating panalangin na yung mga sugat niya, yung mga galos niya ay patuloy na gumaling at siya ay makabalik na sa Masbate. Pangalawa po, ipapanalangin natin, hindi lang may sakit, panalangin din po natin yung mga nagdadalang tao, mga buntis, no? Sister Joanna, si Sister Amor, ay, Sister Amor, di pala. Joke lang, bilo lang. Si, hinabahan ba kayo? si Sister Robbie, Roberta, no? Ayan, panalangin natin yung health nila. At yung health ng kanilang mga baby. Maging sa mga nagsusubok din na makabuo ng kanilang mga supling, panalangin din natin na sa church na ito ay patuloy na maging healthy ang mga nanay at tatay upang sila ay makasunod sa mandato ng Panginoon to go and multiply. Ayan po. At panalangin po natin ang covenanting ng ating simbahan. Tayo po ay nalalapit na sa January. Sa mga nag-comply na po, salamat sa pagpapasa niyo po ng inyong mga revised conversion stories. Maging lahat na Brother Art, nasa ka? Na-check mo na ba lahat? Parang may ilang ano pa, no? May mga nagpasa na, no? Nakita ko na. Pero hindi ko pa nabilang kung ano na, kung kompleto na ba lahat. Ngayon, may mga gusto pang umatras. Wag naman sana. tuloy natin. Sayang naman. Ayan. At panalangin din natin yung covenanting mismo na magaganap sa January. Ngayon pa lang, prepare na natin yung mga sarili natin. Patuloy tayo magpakabanal at isik ang mukha ng Panginoon at magpakadunong sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, prepare din natin yung mga gagastusin natin doon dahil kung maalala nyo, no, napag-usapan natin, hahanap tayo ng place that could accommodate at least 100 or 150 people. Hopefully, na bago matapos tong buwan na to, ay may makita na tayo upang mapareserve na natin at makapag-ipon na para sa event na iyon. At ma-excite tayo, no? Pangapat po, tanggalin ko na yung mask ko, ah. Nihingal na. Panalangin din natin ang hunger and thirst for the Word of God that will continue to grow in our midst, in our hearts. Huwag tayong mawala ng gana o yung passion sa salita ng Diyos, kundi mas lalo itong tumindi, mas lalong lumalim upang tayo ay patuloy na lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. At pang lima po ay yung consistency sa family worship. Patuloy nating panalangin din yon sa ating mga pamilya. Maging yung mga wala pang sariling pamilya, ngunit mga nagnanais na makapag-lead sa kanilang sarili, mga kanya-kanyang family ng Lord's Day, panalangin din natin ito na sila rin ay matulungan ng Panginoon na sila ay lumago din sa pananampalataya sa pamagitan ng family worship na ito, masimulan nila sa kanilang mga family.
At huli, ipalalangin natin ang kabanalan ng simbahan that the Lord will continue to help us to pursue holiness, to mortify sin, to humble before the Lord, at patuloy tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Nangyayahan ko po lahat, nayo ko at tayo manalangin. Panginoon, tinataas po namin ang iglesyang ito, ang outreach na ito, Panginoon, na nagko-covenant. Ngayon, Panginoon, ay dumadaan kami sa mga pagsubok, Lord, sa aming health. Marami pong nagkasakit. Dala na rin po ng pabago-bagong panahon. Dalangin po namin na ingatan niyo po ang mga kapatiran, ang aming mga anak at mga asawa, Panginoon, na dumaan sa sakit karamdaman o kasalukuyang dumaraan sa sakit karamdaman. Tinataas namin na ang iba yung kagalingan na patuloy po igawad sa kanila. Magandang pangangatawan. Kasama na po dito ang recovery, Lord, especially ni Tita Clarissa na nag-undergo ng operation. Salamat o Diyos sa provision niyo sa family nila, sa pag-iingat niyo po. Dalangin po namin na patuloy siyang lumakas sa pangangatawan at 100% na maka-recover na at makasama namin siya sa gawain, Panginoon. At patuloy din namin tinataas ang mga kabataan, Lord, ang mga anak namin na maaaring may sakit pa sa ngayon o nagpapatuloy ng papagaling. Dalangin namin na ingatan niyo po sila, patuloy silang lumakas sa kanilang pangangatawan. At dalangin namin, Lord, na ingatan niyo rin po sila, gabayan niyo po sila sa kanilang pag-aaral na hindi rin sila ma-expose sa mga anumang sakit na ramdaman at sila rin po ay maging disiplinado sa pag-iingat sa kanilang pangangatawan, Panginoon. At tinataas din po namin ang mga nagdadalang tao, Panginoon, sa simbahang ito, si Sister Joanna at Sister Roberta. Salamat o Diyos sa mga biyaya na nararanasan sa araw-araw. Kahit napakahirap po ang pagbubuntis, salamat o Diyos na sinusustain niyo sila. Ang dalangin po namin na kanilang mga asawa, patuloy pong bigyan nyo ng kalakasan din sa pag-aalaga sa kanilang mga misis. At ganun din po, Lord, patuloy nyo sila parehas. Bigyan ng mahabang pasensya dahil napakahirap po ang pagbubuntis na ito at dumarating sa panahon na nasusukat ang aming mga pasensya. Kaya po dalangin namin ang iba yung pag-ibig, yung graciousness, ang patuloy po igawad sa inyong mga anak at mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito at maluwalhati kayo, Panginoon, dahil ito po ay biyaya ninyo o regalo nyo sa inyong mga anak na magkaroon ng mga supling, Panginoon. Tinataas din po namin ang mga misis din sa iglesyang ito na nagpaplano na, mga mister, mga misis na nagpaplano na magkaroon din ng kanilang mga sariling mga anak. We pray, Lord, na patuloy silang ingatan din, gabayan at maging sa kanilang health, Lord, ay tulungan niyo po sila na ito po ay may ayos upang maging healthy sila sa pagbuo, Lord, ng kanilang mga supling, Panginoon. Dalangin namin na kayo rin po mag-provide sa mga pangangailangan ng bawat pamilya, lalo na, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, nagninegosyo, upang matugunan ang pangangailangan nila sa araw-araw. At tinataas din po namin sa inyo ang full recovery ni Pastor Manny. Salamat o Diyos dahil hindi na siya kailangan CT scan o anumang procedure, pero siya ay nagre-recover na. Dalangin namin, Lord, na patuloy gumaling ang kanyang mga sugat, ang kanyang mga galos, Panginoon, at lumakas ang kanyang pangangatawan at siya ay makapanumbalik sa paglilingkod sa inyo, sa pag-preach, Lord God, sa Masbate. At i-provide nyo rin, Panginoon, ang katugunan sa kanilang mga pangangailangan. Even, Lord, sa preparation nila sa kasal ni kanila, Panginoon, ni Sister Rebecca, dalangin namin ngayon pa lang, Lord, ihanda niya na po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga emosyon, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon. At tinataas din po namin ang covenanting process na pinagdadaanan ngayon ng CRO. Dalangin namin na kayo pong patuloy na tumulong sa amin na magampanan ang mga responsibilidad namin bilang isang outreach. Hindi pa man kami lubusang ganap na iglesia. Dalangin namin, Lord, na ngayon pa lang mamuhay na kami bilang isang iglesia. Sumunod kami sa iyon, sama-sama, Panginoon, mas mahalin ka namin at magpakalalim sa iyong salita at magpakabanal. At higit sa lahat, Panginoon, nakasabi ka namin na maging parte ng inyong katawan, Panginoon. At sa darating na January, Lord, ay i-prepare niyo, ngayon pa lang i-prepare niyo ng mga puso't isipan namin. Even yung provision para sa pagrenta namin sa place na kakailanganin namin for that covenanting event, Lord. Kayo po ang patuloy na kumilos, Lord, na makahanap na kami ng venue, babayaran ito,
at magampan na namin mga responsibilidad namin sa COVID-19. At tinataas din po namin bilang isang outreach na habang hindi pa kami iglesia, na patuloy na umigting ang aming pagkagutom at pagkauhaw sa iyong salita, sa pananalangin, at sa pagtitipon, Panginoon, na patuloy namin kilalanin na kami ay aba, kami ay may kakulangan kung hindi ito napoprovide ng iyong salita, ng iyong presensya sa aming mga buhay, at makita namin na ang salita mo lamang ang makapagsasatisfy sa aming mga buhay, Panginoon. At tinataas din po namin ang consistency ng family worship ng mga pamilya sa outreach na ito. Ang mga tatay ay patuloy na maging consistent sa pag-lead sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak at asawa, sa pag-aaral ng iyong salita at lumago sa pagkakilala sa iyo, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na sa mga panghihina namin, Lord, ay huwag kaming mawala ng pag-asa sapagkat sa bawat panahon na kami ay tatayo upang ituloy ang family worship na ito, nandoon, Panginoon, kinakatagpo mo kami. Kaya marami pong salamat. Maging yung mga wala pa mang sariling pamilya, ngunit nagnanais na malid yung kanilang mga immediate family in family worship, we pray for boldness and power. We pray, Lord, sa mga pamilya nila na maging receptive, Lord, sa pag-share nila ng gospel at pananalangin sa kanilang mga pamilya. Salamat din, O Diyos, dahil sa outreach na ito, na patuloy niyo kaming pinababanal. Ang dalangin po namin na patuloy namin naisin, asamin, na makita ang katwiran at kabanalan na ginagawa namin, hindi lang bilang isang identity na pinabanalin nyo, ngunit nandun yung active participation namin in righteous living, in mortification of our indwelling sins, Lord, that mas maging banal kami sa bawat araw na lumilipas, hindi sa sarili namin kabanalan, ngunit, Panginoon, sa damit katwiran na inyo pong ginawag sa amin, na aming pong pinamamalas naman sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, Lord, sa hapong ito, yun din po ang maging silbi ng iyong salita, na patuloy kaming mabago, mapabanal, at patuloy naming makita ang inyong kamay na kumikilos sa aming mga buhay. Ganun din po, dinadalangin ko sa aking pong paghahayag ng iyong salita, na maingat kong maibahagi ito ng may kababang loob. Itago niyo po ako patuloy sa likuran ng inyong krus, at ang puso't isipan namin ay mabuksan at maintindihan namin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ang bawat salita naming pag-aaralan ngayon. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, ang may taas at ang luwalhati, pagdakila, para sa iyo lamang, Ama. Ito ang dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen and amen. Ngayon po ay nasa, ano na tayo, no? Chapter 6 pa rin. Supposed to be a 6-part series itong serye na ito. Sabi ko nga kay Miss kanina, pinag-uusapan namin, parang gusto ko nang tapusin to at simulan na ng bagong series sa Ephesians. Ngunit gusto ko na makita natin yung continuity o kung paano ito na pagsusunod-sunod yung ating pagkatuto patungkol sa salita ng Diyos sa topic natin or sa tema natin na doctrine in action. Nawa, sa oras pong ito ay hindi tayo nag-aabang lamang kung kailan natin magagampanan ang pag-akto sa doktrina o pagsasabuhay sa doktrina, ngunit ngayon pa lamang ay aktibo na tayo ay sinasabuhay ang ating mga natututunan sa salita ng Diyos. O yung mga doktrinang ito ay nawa ay naisasabuhay na natin. Ngayon po ay nasa part 6D. Meron tayong sub-series sa chapter 6 lang. Nasa pang-lima na rin, no? A, B, C. Ay, pangatlo pa. Pangatlo. Pang-apat pala na installment ng ating serye. So, it's still under the book of Ephesians chapter 6. And the title is Dressed for Battle. Dressed for Battle. Connected pa rin po ito sa tema na The Unchained Power of the Gospel, kasi makita natin na ang kapangyarihang ito ng ating mga armas o equipment na pag-uusapan natin later on is makita natin kung anong koneksyon ito sa Ebanghelyo. So bilang pong sisimula sa ating pag-aaral, na yako po lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating
text ngayong hapong ito sa Ephesians chapter 6 verses 13 to 20. Verse 13, "Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand firm, stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints and also for me, that the words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak." Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po yung makakaupo. Last week, no? Pre-niche ko yung isang parte ng mensaheng ito. Hindi ko tinapos papunta dun sa whole armor of God, but with what we've talked about is knowing our enemy. Pinag-usapan natin kung ano yung o sino ang ating kalaban. At napaka-importante nito dahil sabi ko nga, para makilala natin ang ating kalaban, hindi natin kailangan kilalanin siya personal. Ngunit kilalanin natin si Kristo, ang Diyos na naglalang kahit sa ating kaaway, sa ating kalaban. By knowing the Creator, malalaman natin kung sino itong kalaban natin. Siya rin ang naglalang dito. The devil is God's devil. Huwag natin kakalimutan yun. Ang demonyo ay demonyo ng Diyos. Ibig sabihin, the dominion and the power over the devil is in God. Nasa Panginoong Diyos din yun. Ang Diyos ay Panginoon din ng demonyo. Siya ay nagsasubmit. Kaya nga, hindi siya basta kumikilos na walang pahintulot ng Diyos. Pinaalam pa niya si Job para i-test siya. At nandoon na walang gagawin ang kaaway na hindi pinahintulutan ng Diyos. Sa madaling salita, God is sovereign over even in the evil things, no? Kaya niyang gamitin ang kasamaan para ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Some people may find it immoral or find it negative na bakit Diyos 'yun eh, why would he use something evil? Well, nagpapakita lang 'yun na siya ay Diyos. Na siya ay transcendent, na hindi siya nasasakop ng kasamaan. Hindi siya subjected sa or biktima lamang ng kasamaan, even in the crucifixion. Sabi ni Jesucristo, "I can lay my life." Siya yung nagbibigay ng kanyang buhay. "No one can take it from me." Ako yung nag-surrender ng aking buhay o nagbibigay ng aking buhay. At binigay niya to sa Ama. Ang sinabi niya, "It is finished." Bago niya sabihin yun, "Father, I commit my spirit to you." Siya yung nagbibigay nun o sinusurrender niya yun voluntarily sa Diyos Ama. So sa lahat ng bagay, Christ is supreme. God is over everything. His dominion is over everything. And every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. So sa hapon pong ito, sa ating pag-aaral entitled Dressed for Battle, nais ko pong malaman natin that in 1940s, 1940 to 1945, merong isang prominent, actually hanggang 1950s, may isang prominent na sundalo who fought in Second World War and beyond na nagpakita ng isang klaseng, ng ibang klaseng identity or ibang klaseng katapangan sa gera. And his name is John Malcolm Thorpe Fleming Churchill. Haba ng boses. Ay, ng pangalan. Haba ng boses. Haba ng pangalan niya. Ulitin ko po, si John Malcolm Thorpe Fleming Churchill. Siya po ay pinanganak noong September 1906 at namatay siya noong March 8, 1996. So halos magkasunod ang aming kaarawan. Ako, September 10, kahapon. Salamat sa mga bumati. Siya naman, September 16.
1906. At ito si John Malcolm Churchill, yun na lang tatawagin natin sa kanya, ay wala, nung inaral ko, wala siyang kinalaman kay Winston Churchill na naging Prime Minister ng United Kingdom back in World War II. Pero siya ay kilalang kilala sapagkat kakaiba siyang sundalo. Sabi sa isang historian, over the course of World War II, ang nickname niya is Mad Jack. As he came to be known, survived multiple explosions, escaped a couple of prison of war camps, captured more than 40 Germans at sword point in just one raid, and in 1940 scored the last recorded longbow kill in history. Ano sinasabi dito? Jack the Madman ay isang sundalo na kung saan in World War II, advanced na yung technology, may baril na, may gunpowder na, may mga bala na, but when he came to war, ang dala niya ay isang longbow, isang pana, at sword. Bukod doon, meron niya siyang dalang bagpipe. A bagpipe is an instrument, a traditional instrument ng mga Scottish Highlanders. So sa gera, yun ang dala-dala niya. Siyempre, meron din siyang mga modern arms like grenades and guns. But what am I talking about? Nakilala siya sa isang motto, and this is what he said. Any officer who goes into action without his sword is improperly dressed. Ulitin ko, ha? Any officer who goes into action without his sword is improperly dressed. And there was this captured picture in the beach of, I think, in somewhere in Europe, sa training nila, nakita yung isang picture na lahat ng mga kasama niya ay may mga dalang baril. Siya lang yung nasa front line na may dalang literal na espada. Kaya siya sumikat dahil sa bagay na yun na meron siyang dalang pana, meron siyang dalang espada at bagpipe, at tinutugtog niya yun to rally the men, to rally the soldiers. And whenever he attacks, sumisigaw siya, kung di niya binoblow yung bagpipe niya, sumisigaw siya ng commando! Kasi tawag sa kanila, elite unit sila, commando. And they rush. Lumalaban sila, sumusugod sila, at siya laging nandun sa front line. Another historian said, wearing a sword could bug one down in landings and hamper movement through tight presses of men. World War II infantry warfare entailed a lot of crawling on your belly and maneuvering into ambush positions, sabi ng isang historian. Sabi, by carrying the longbow, the sword, and the bagpipe, ay maaaring mahirapan ka sa modern warfare, kumilos. But you know what? In the case of John Madman or Mad Jack Churchill, hindi yun napigilan. Hindi siya napigilan na ma-accomplish niya yung kanyang mga objectives. And in fact, he captured 40 German soldiers using a sword. Imagine, mga kalaban mo, yung mga machine guns, may mga baril, at ikaw sinugod mo sila, dala mo espada, at na-capture mo sila. So, anong pinag-uusapan natin dito? I have to contend that it is essential to dress appropriate for the type of battle we will face. Apostle Paul knew just that, and he itemized the necessary equipment a Christian need for a victorious battle. Kahit pa may example si Jack Madman na siya ay naging successful sa battle, in fact, nasugatan man siya, he didn't die in the war, and he actually mahaba pa yung buhay niya. In the 1950s, naging sikat pa siya na surfer. Imagine, no? From a madman na nakikipaggera gamit ang espada at pana, eh, naging surfer siya. Kakaiba yung buhay nitong taong ito. Not everyone is to imitate Jack the Madman. That's why he was called a madman, because only a mad person, only a crazy person will charge in battle in hail of machine gun bullets using a broadsword, a longbow, and a bagpipe. Sa madaling salita, mukhang nakachamba itong taong ito. Thus, I contend, we as believers in this war of faith
Like Apostle Paul said, it is necessary for us to wear the appropriate dress for battle. Sinabi ko nga kanina, Apostle Paul has itemized the equipments for the weapons of our warfare. In this afternoon, I want to reiterate that knowing our victory in Christ is as important as knowing the weapons of our warfare. Malaman natin na tayo panalo na sa pamamagitan ni Kristo ay essential din at kinakailangan din nating malaman kung ano yung dahilan bakit tayo nanalo o bakit tayo nananalo. Knowing that our victory in Christ is as important as knowing the weapons of our warfare if we ought to win each battle we face. Panalo na tayo, but there are still pockets of resistance, battles, skirmishes that we are about to face. Every day, may mga gera pa tayong nilalabanan. And if we ought to win those battles, we must know not only that we're victors, but we must know our equipment. Ignorance of it will prove to be unbeneficial to a believer's war against sin. Our ignorance of our equipment, our ignorance of our weapons, the weapons of our warfare is unbeneficial. Walang pakinabang to kung di natin alam gamitin, o hindi natin alam kung ano mga armas na meron tayo sa paglaban sa gerang ito. The battles we are fighting are not carnal. Hence, as the weapons we brandish are not carnal as well. Dahil hindi karnal ang ating gera, ang ating mga armas ay hindi rin karnal. As 2 Corinthians 10:4-6 says, "For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ." Verse 6, "Being ready to punish every disobedience when your obedience is complete." Ang sabi ni Paul, the weapons of our warfare are not carnal, but these weapons can destroy strongholds, subdue anything and anyone who usurps or yung nilalabanan ang katuruan ng salita ng Diyos. Makapangyarihan itong mga armas natin. And since this is the case, it is not only essential to know who our enemy. Gaya ng ginawa natin 2 weeks ago, kinilala natin kung sino ba si Satanas ang ating kaaway. This is just only essential. But it's also important to know his works and wiles. Or should I say his tactics? Kailangan natin malaman yung kanyang mga estilo, ang kanyang mga taktika, kung paano tayo nilalabanan, o paano niya ninanais tayong talunin. And lastly, we must know our equipment. And today, we will labor to learn all that. Hindi lang si Pastor ang maglilabor sa pag-aaral, pagtuturo. Ngunit ngayon, paghihirapan din natin. Tsatsagain natin, alamin. Kaya humanda kayo, tignan mo yung katabi mo. No? Gising pa ba? Okay. Asensya na. Kasi talagang, kanina, winawarning ako si Missy, sabi ko, tinatry ko pa i-clean to pero tsatsagain natin. I timed myself for 50 minutes but let's see. First, we start with the battles that the enemy wages. Ito yung mga gera na wini-wage or mga battles, labanan na wini-wage si Satanas. We have 9 siyam na mga battles na kinikilala natin bilang isang Kristiyano na ginagawa ni Satanas laban sa atin. Unang-una, number one, he battles against God's character and credibility. Ulitin ko po. God's character and credibility. Yung karakter ng ating Panginoong Diyos at ang kanyang credibility, ang kanyang ginigera. Simula pa lang sa Garden of Eden, ito na yung binanata ni Satanas. Talaga bang sinabi ng Diyos? Talaga bang ang Diyos ay nag-provide ng lahat? Pero ba't meron siyang pinagdadamot sa inyo? Satan is active in telling lies. At ang ginagawa niya, pinasasama niya ang imahe ng Diyos. At pinapakita niya na mas mabuti tayo sa Diyos.
Ayaw niya lang kayong maging Diyos dahil kapag kinain niyo itong prutas na ito, kayo'y magigising sa katotohanan. Yan ang kasinungalingan ni Satanas. Pinapasama niya ang Diyos at pinapakita niyang mabuti ang tao. But the Bible says otherwise. The Bible speaks how wretched and filthy we are. Even our righteous deed is like filthy rags in the eyes of God. And the Bible also speaks of God's holiness. And in fact, He is holy, holy, holy. And in eternity, the angels, the 421, the heavenly host speaks and sings about His holiness. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who is, who was, and is to come. Ganun po kabanal ng Diyos. Number two, God, the devil also wages war through persecution to demoralize the saints. Pinapersecute tayo. Maraming mga believers, since the first century church, atras ka pa sa Old Testament, that they are being persecuted because of their faith. Kaya kinakailangan manatiling nakatayo sa ating pananampalataya. Kasi ginagawa ng demonyo na tayo pinahin. He will do everything to demoralize us. Nandiyan na makakaranas ka hindi lamang ng persecution sa faith. Nandiyan yung mga testings na inexploit ni Satan yung depravity natin. Tandaan natin, testings are yung mga pagsubok ay binigay sa atin ng Diyos para patatagin ng ating pananampalataya. But Satan can exploit our depravity para tayo ay bumagsak. Pero salamat na lang, ang nagpapanatili ng ating pananampalataya ay sino? Kristo Jesus. Kaya sabi niya, sabi ng salita niya, fix your eyes on Jesus Christ, the author and the finisher of your faith. The author or the and the perfector. Hindi lamang nagpasimula ng pananampalataya mo, kunit siya rin ang gumaganap, nagpapabanal, nagpapaganap sa ating pananampalataya. Kaya ang mga trials and tribulations, dapat gamitin natin upang tayo ay mapalakas, hindi para ma-demoralize. Pero tandaan natin, nangyayari yan. Even Elijah, he got demoralized, he got depressed, nagutom siya. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, he was refreshed by giving him food to eat, water to drink, and some sleep in the cave. And after that, he's okay. So important then that we rest in the power of God. Number three, isa pang gera na winiwage si Satanas sa atin ay doctrinal deception. What's doctrinal deception? Nangalat po ang mga false teachers, false teachings, false prophets, lahat na ng false, ginagawa lahat para tayo pabagsakin sa ating pananampalataya. Akala natin nakatayo pa tayo sa pananampalataya natin, ngunit iba na pala tinatayuan natin dahil na-deceive na tayo. Kaya important na meron tayong discernment. At paano natin madi-discern kung anong totoo sa hindi? Kilalanin natin yung totoo. At ano yung totoo? What is the truth? The truth is anchored in God's word. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. That's what Jesus Christ said. So for us to stay in the truth, we must remain in the truth. And when we remain in the truth, we must practice the truth. Number four, another war that he wages is the hindrance in the saints' ministry. Hindrances. Ano yung mga hindrances? Nandiyan yung sakit karamdaman, nandiyan yung kamag-anak mo, minsan ginagamit yung asawa mo. Huwag nating hayaan na itong mga bagay na mabubuti ay gamitin ni Satanas na maging masama sa atin. Naalala ko, may isang kwento, no? Nananalangin, Panginoon, bigyan nyo kami ng anak. Pag binigyan nyo kami ng anak, maglilingkod kami sa iyo ng mas maigting bilang pasasalamat. Binigyan ng anak, kapatid, hindi kayo makarating yun. Pastor, kasi anak namin eh, hindi namin maano eh, hindi namin isama sa church eh. Sabi ng pastor, anong gusto niyo? Ipanalangin natin na mamatay na anak nyo para matigil na yung hindrance. Ano yung sabihin nito? The devil can exploit even the good things to hinder us from accomplishing our ministries. And we must not let that happen. We must be aware that that Satan in his works and wiles is smart. He is cunning.
deceptive at gagamitin niya yung mabuting bagay para pigilan tayong maganap or magampanan ang ating mga ministeryo. Ganun ang ginawa niya kay Pablo. Anong ginawa niya kay Pablo? Satan gave him a thorn in the flesh. Well, God gave him that through the devil. A thorn in the flesh to buffet him. Pero ang purpose ni God, hindi lamang pahirapan siya, but to humble him. Pero ang ina-emphasize si Satanas, masakit, mahirap. But we must see beyond those pain and suffering and see that God's work is indeed for our good. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, for all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. So yung ini-intend ni Satanas na masama, parang kay Joseph, you intended this for evil, but God intended it for good. Next, number 5, divide and conquer. The oldest trick in the book. Divisiveness, division sa simbahan, sa katawan ni Kristo. Kaya nga, I will quote yung sinabi po ni John MacArthur sa komentary niya in Ephesians. Satan attacks believers by causing divisions. That is why Jesus prayed so earnestly and repeatedly for the unity of His followers and commands them to be quickly and willingly reconciled to each other. Quickly and, the long word, willingly. Mabilis. At yung willingly sa Tagalog, kusang loob na makipag-ayos sa isa't isa. Ang conflicts pala sa katawan ni Kristo o sa simbahan, especially within your, with your brothers and your sisters, ay gawa ng kaaway. Walang ano dyan, walang benepisyo tayo makukuha dyan unless mag-submit tayo sa proseso ng reconciliation. Magpatawad, magpatawaran, ma-reconcile. Kasi gawa ng kaaway yon. Hindi susugatan ni Kristo ang sarili niyang katawan. It's only the work of the devil. Kaya huwag tayo magpagamit sa kaaway. Bising-bisi na si Satanas, pabagsakin ang katawan ni Kristo, ang iglesia, huwag na natin siyang tulungan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang tumulong. Unang tulungan. No? Kontrahin mo na. Magpatawad at magkaisa. Number 6, pride. Pagyayabang. Akala natin minsan that we are doing a service sa ating kapatid kung tayo ay naglalakas-lakasan. No? Eh yung naglalakas-lakasan, minsan ligtas-ligtasan din lang yan. No? Galing-galingan lang. Hindi, basahin natin ang sinabi ng salita ng Diyos. Balikan po natin. Sabi po sa pull up ko yung aking Bible. Yeah. Sabi po dito sa Ephesians chapter 6, verse 10, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Ulitin ko po. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Saan tayo kukuha ng lakas? Be strong in the Lord. This is the same words that this has been commanded to Joshua. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you and His joy will be your strength. That's the idea. He will hold us up in His righteous right hand. We will soar on wings like eagles. We will run and not grow weary. We will walk and will not faint. These words na binanggit ko ay nasulat sa scriptures pertaining that our strength is not, our own strength is not enough. Even Samson, he is strong physically. He is a hulking man, malaki siya. Pero sabi doon, whenever yung strength, siya yung nabibigyan ng kalakasan, the Spirit of the Lord came upon him. It's always attributed in the Spirit of the Lord. So if we will be strong, let's not be strong by our own capacity.
Because that's pride. And that's another trap of the enemy. Pride. Doon tayo ginigera. Huwag tayong maglakas-lakasan. Isa to sa malalaking temptation. Pride of life. Isa yan sa mga temptation na pinaglalabanan, minomortify ng mga elders, mga pastors, ng mga ama ng tahanan. Dahil naglalakas-lakasan tayo kadalasan. Hinakaya natin sa ating sarili. Pero hindi. Labanan natin ng kaaway sa pamagitan ng kalakasan na nagmumula sa Diyos. Be strong in the Lord and in the strength of His might. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Number 7, hypocrisy. Kahapon, grabe, ang ganda ng ating study no, sa pagtuturo ni Brother Evan about hypocrisy. Hypocrisy ay napaka-delikadong kasalanan. Kasi parang ano rin yan, lakas-lakasan ka. So we must dispel every untruthfulness, every sin of lying, of creating a facade, yung fake, inauthentic. Kailangan maging totoo tayo, huwag tayong maging hipokrito. Another way of waging war sa atin ng kaaway, sa ating Christian life, is pinapakita niya sa atin na, ay, makasalanan ka, sayang yung reputasyon mo, ingatan mo yung reputasyon mo. Hindi. Wala tayong reputasyon iniingatan, kundi ang reputasyon ni Kristo. Si Kristo po ang ating ina-uphold. So, it is always not only encouraged but commanded for us to repent, to confess our sins. Because if we don't confess our sins, sabi sa 1 John chapter 1, if we say we don't sin, we are lying. And the truth is not in us. We're not walking in the light. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Nandoon yung kagalingan. Nandoon yung paglilinis sa ating pagiging totoo kay Kristo. Number 8, worldliness. Another tactics or war is being waged by the enemy is worldliness. Mas masaya sa mundo. Mas maganda yung nangyari sa mundo. Ito yung mas uso. Ito yung dito kang magiging kilala, magiging in. Ito yung dapat gawin mo. Ito yung standard ng mundo. Mas maganda to. Mas tanggap to. Ito yung gawin mo. That's a trap of the enemy. But as I always borrow the words from John MacArthur, sabi niya, the church is the antithesis of the world. Ang iglesia ay kabaligtaran ng mundo. Kung anong gawin ng mundo, dapat nandun tayo sa opposite side. Kina-counter natin yung kultura natin. Hindi tayo dapat nakikiayon as Romans 12, sabi doon. Do not conform any longer to the patterns and customs of this world, but be transformed by changing the way we think. You think. Yeah, sa NLT, buong binanggit. By the renewing of our mind, by repenting. Repentance. Ito yung sinasabing standard ng mundo. Magbago tayo ng isip. Ibahin natin yung gawin natin. And let us be children of God as we were called to be. Lastly, not only worldliness, but disobedience. Disobedience. Half obedience is full disobedience. Delayed obedience is full disobedience. Ano pa yung sabihin nun? Kung tayo susunod sa Diyos, sumunod tayo ng buong puso, gawin natin yung kanyang sinasabi, gawin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, not making an excuse or using licentiousness to twist the word of God, but obey. Obey, obey the word of God. Yan po yung mga ginagera sa atin ng kaaway. Kaya ganun din lang katindi yung ating equipment. To be dressed in battle is to be fully equipped in the Lord. Salamat sa Diyos na hindi niya tayo dinala sa gera at iniwanan na ang dala lang natin ay toothpick o ang ating mga sariling katawan. Hindi po, siya ay nag-provide. At iisa-isahin po natin kung ano naman yung panggera natin, pang-counter natin sa mga works and wiles ng enemy. And these are the weapons of our warfare. And remember, these are not carnal.
but it represents material things. As explained by Paul, ang picture nito ay yung Roman soldier, the most equipped or the most elite fighting warriors of the ancient world. Makita natin unang-una ginamit po niya yung term na belt of truth. Belt of truth. I can refer this in Exodus 10 verse 11. In this manner you shall eat it, with your belt fastened, your sandals on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it haste. It is the Lord's Passover. This was the night of the Passover na kinuman ni God kung paano nyo kakainin itong karne na pinipare nyo, itong tinapay na pinipare nyo kung paano nyo ito gagawin. At hindi sila pinag-relax. But they were told to gird your loins, fasten your belts. The picture here in the Roman soldier is the Roman soldier wears a tunic. Tunic, pag sinabi natin tunic, kapa o kaya robe. At sa ancient times, importante yung regalia o yung itsura mo kapag ikinasa gera. It shows kung gano'ng ka-powerful yung empire, kung gano'ng ka-sophisticated, kung gano'ng ka-yaman, kung gano'ng ka-elite yung mga forces. At dati pag may kapa ka, hanggang sa ngayon, dala natin pag superhero, may kapa, oh, it looks powerful. May kapa. Pero yung kapa na yun, or yung tunic, and piece of cloth, hindi lang nila ginagamit against the cold weather, kasi makapal yun, ginagamit daw nila minsan pang ano sa weather, o sa ibang elements, hindi lang siya full regalia or para magmukhang cool sa gera. Minsan, nagiging hindrance yun sa gera. So kapag ikay nangangabayo at ikay nakasuot ng kapa, ang angas tignan, wow, grabe yung cavalry, grabe. Nakakatakot sila, pulang-pula yung kapa nila. Nakakatakot. Ang angas, ang ganda tignan. Tapos kapag sumabit sa sanga ng kahoy, ay patay. Kaya pag sila isusugod, the Roman army is always told to fasten your belt, gird your loins. So before they went to battle, either cavalry charge yan, nakasakay sila sa kabayo, or susugod sila by foot, ginagawa nila yung kapa nila, itinitipo nila, at kinalagay nila sa loob ng kanilang, o binibelt nila yon, nilalagay nila ng belt. So that walang masnag yung kaaway. Kasi yung ginagawa na mga kalaban, kung ano lang mahawakan sa'yo, babagsak ka na sa kabayo. O mahawakan yung kapa mo, doon ka na, makokontrol ka na nila. So being ready for battle is fastening that belt of truth. It means you mean business. The truth of God's word, Luke 12:35, stay dressed for action and keep your lamps burning. For us to be dressed in action is to gird our loins in the truth of God's word. In 1 Peter 1:13, therefore preparing your minds for action and being sober-minded, that's girding up your loins. Set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So being prepared in battle, by girding our loins, by making sure that our tunic is fastened. Tandaan natin yung belt, dyan din, parang si Batman, no? Yung utility belt. Dyan din kinakabit yung scabbard ng sword. Dyan din nakabuhol yung breastplate of righteousness. Doon siya naka-intact. So tanggalin mo yung belt, bagsak lahat yan. Sa madaling salita, if we will fight the good fight of faith, we must stand firm in truth. We must be prepared by girding ourselves with the truth of the Word of God. So it's about loving and knowing the truth. That's one part of it. Alamin mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, aralin mo, and fasten it to your bodies, na walang loose ends. Alam mo kung anong isasagot, alam mo kung anong sasabihin sa mga atake ng kaaway. And it's the truth of God's word. Another part of it is being truthful. Kanina, di ba, hypocrisy? Doon tayo ginagera ng kaaway? So, girding ourselves with truth, the belt of truth is also being truthful. Na walang kasinungalingan sa atin. Nagtatapat tayo sa Diyos, and being truthful is confessing.
agreeing to the truth of God's word that we are sinners, that we have this sin that we battle against us. Hindi tayo nagpapakita ng fasad na malakas tayo, pero tayo nagpapakatotoo sa harapan ni Kristo Jesus dahil wala naman tayong malilihim sa Kanya. Pinakita natin, Panginoon, ito ang aming kasalanan. We submit to you. And we must be sure that we are prepared. Talks about our mind. How we prepare our mind with the truth of God. Kaya huwag nating sayangin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Akala natin, mga ama, walang effect ang family worship. Tanggalin mo yan. Tignan mo kung paano lalaki ang iyong mga anak. Tignan mo ilang araw lumipas kung paano katratuhin ang asawa mo. Tried and tested yan. Kaya importante maging sober tayo, sabi dito sa binasa natin 1 Peter 1:13. Gird our loins, prepared for battle with the truth, and be truthful. Pangalawa na part ng battle dress natin or yung armor of God is the breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. The breastplate is made of metal, piece of metal, sometimes leather. No? In the ancient times, ginagamit nila yon. It protects the vital organs. Yung mga vulnerable part ng vital organs natin in our torso, such as the heart, lungs, and our bowels. Ang ating puso, ang ating baga, ang liver, kidneys, ano ba ba? Ang ating sikmura, ang ating stomach, mga intestine, inoprotektahan lahat yan. Sabi, the worst death that you can have is a stab in the stomach, yung masaksak ka sa tiyan. Kasi hindi ka agad mamamatay. So kapag gusto nilang i-torture yung mga kalaban nila, hindi puso ang babanatan. Pag gusto lang quick kill, puso. Pero mga worst tamaan ay yung bowels, yung sikmura, pati yung lungs. Yung lungs, mamatay ka rin, pero malulunod ka sa sarili mong dugo. Pag sinaksa ka naman sa bowels, ano mangyari? Matagal kang mamatay. Pwede kang mag-stay ng for ilang days na buhay pa rin. Mamamatay ka sa impeksyon, hindi sa pagkaubos ng dugo. Worse ang death. Kaya napaka-importante maprotektahan itong part na to dahil nandito yung mga vital organs. So, in Jewish tradition, they believe that the heart represents the mind. Sa atin, di ba, pinaghihiwalay natin yung puso at isipan. In the Jewish tradition, yung puso ay tinarepresent ang isip. Kaya kung ano nilalaman ng puso mo, yung tinatakbo ng isip mo. No? So, they have that understanding. So, it is to be understood that it represents, the heart represents the mind. While the bowels, yung sikmura, yung intestine, yung stomach, it represents our emotion. Kaya nga, di ba, butterfly is in my tummy. Ayan. May nag-flicker na mga wings. Kapag ka kinakabang, sikmura ako, sira yata yung tiyan ko. Kapag natetense ka, sumasakit yung tiyan mo. So, they have this understanding na ganun. So, ano pong tinuturo dito, mga kapatid? Pinakita po dito that the breastplate of righteousness protects our hearts and our emotions na vulnerable na pwedeng i-exploit ng demonyo, ng kaaway natin. Sa kaya kailangan ang laman ng ating puso, the meditation of our heart and the imaginings of our emotion are righteous. Dapat ito'y matuwid. Kaya kinakailangan makita natin na yung righteousness na yan na hinaharap natin sa kalaban, yung katwiran at kabanalan na puprotektahan, hindi na-exploit ni Satanas. Bakit? Ano bang gagawin ni Satanas? Uy, di ba sinungaling ka? Di ba ganito yung ginawa mong kasalanan kanina? Di ba meron ka pang hindi pinapatawad? Di ba galit ka sa kanya? Ina-exploit ni Satanas yung emotions in yung heart natin. Kinokorrupt yung nandoon na part na depraved. Ina-exploit niya yun. Vulnerable yun. And for us to protect that, kailangan may pakita na tayo ay matuwid. At yung katwiran na ito, ay hindi ito yung tinatawag na damit katwiran at kabanalan na nagmumula sa justification. Hindi lang yun. Though nandoon na yun sa atin, tayo pinabanal na ng Diyos, pero kaya nga may continual sanctification. Bakit? Because this righteousness, yung breastplate of righteousness, is not
the stature of an individual Christian as a righteous person in God's sight. Hindi yun. Alam ni Satanas yun. Alam niyo ba, alam ni Satanas na ikaw ay santo, pinabanal ng Diyos? Kaya nga niya tinatrabaho na pabagsakin ka, na magkasala ka? Kasi alam niya yun. So anong tinatawag dito na righteous, breastplate of righteousness? It talks about the practical righteousness lived in a Christian life. Practical righteousness. O, matuwid ka ba? E, ba't ka nag-aasal hindi Kristiyano? Ikaw ba'y banal? E, ba't hindi ka banalan yung ginagawa mo? Kaya dito papasok na hindi ito self-righteousness. It's not self-righteousness, nagmamagaling ka, matuwid ako. Hindi. This is not also imputed righteousness from Christ. Though, nandun sa atin yon, katotohanan sa atin yon. But the breastplate of righteousness is talking about that imputed righteousness being lived practically. Okay, banal ka. Kung banal ka, mamuhay ka ng banal. Ephesians chapter 4:24-27 says, "And to put on the new self." Put on the new self. Suotin mo yung bagong ikaw. Created to be like God in true righteousness and holiness. That's what Paul is talking about. The breastplate of righteousness is putting on the new self. Therefore, if you must put off falsehood. So kung may kinakabit ka, may tinatanggal ka. Ano yung tinatanggal? Hypocrisy, falsehood. And speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Do not give the devil a foothold. So yung righteousness dito, yes, we've been imputed with the righteousness of Christ. Alam ni Satanas, pinabanal ka na. Kaso meron pang indwelling sin sa'yo at yun yung ine-exploit niya. Kaya ang kailangan gawin for us to put this practically, to wear the breastplate of righteousness is to be practically righteous. Ibig sabihin, ginagampanan mo yung kabanalan, hindi ka passive. Pinabanal na ako ng Panginoon. Christ paid for my past, present, and future sin. Eh, nung resulta nun, nung nag-aasal demonyo ka na, nagiging licentious ka na sa kasalanan, hindi. Mamuhay ng may kabanalan. So anong magiging resulta kapag hindi mo sinuot yung practical righteousness na yan na tinatawag? Number one, it will cost you the joy of your salvation. Ligtas ka. Pero dahil namumuhay ka sa kasalanan or may kasalanan pa sa'yo, nalulungkot ka. Anong ginawa ni David? Halos na praning siya, no? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit in me. Cast me not away from your presence, O Lord. Take not the Holy Spirit from me. Restore to me the joy of my salvation. Kasi nandun na yung kaligtasan, nandun na yung kabanalan, pero nawawala yung kagalakan, hindi mo ma-enjoy. Nawawala yung fellowship. Kaya kinakailangan, wear your breastplate. Put into practice that righteousness. Second, na resulta pag wala yung breastplate na yan, tatamaan yung emotions mo, yung heart, yung bowels mo, the seat of your emotions, fruitlessness. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Eh kapag wala kang ganun, nahihiayon ka na sa fruitless deeds of darkness, makikichismis ka na rin, makikigalit ka na rin, makikipag-away ka na rin. Kristiyano to, ha? Ginagawa na yung mga gawain hindi pa Kristiyano. And that's fruitless. Instead of you praying, studying the Word of God, attending church to edify another believers, hindi, doon ka sa kabilang side. Ginagawa mo yung trabaho ni Satanas, tinutulungan mo siya. Fruitless. And last, number three, kapag di natin suot yung breastplate of righteousness, we lose our reward. Wala yung ating gantimpala. Talaga, when I studied this, talaga. Pwedeng mawala ang gantimpala natin. Hindi salvation, pero tandaan natin, in the final seat of judgment, in the, sabi ni R.C. Sproul, in, ano yan? In the final analysis, yan, in 1 Corinthians 3:12-15, "Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest,
for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test us what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Pwede kang makapasok ng kaharian ng Diyos, ng langit, pero nagpagal ka sa wala. Nagpagal ka sa wala. Walang reward, walang pakinabang yung mga trinabaho mo. Akala mo yung ginagawa mong trabaho na for the Lord, for Christ, do everything for the glory of Christ, may bilang? Wala pala. Bakit? Hindi importante yung mga ginagawa natin na seemingly spiritual or Christian works if we are living unholy lives. Kailangan may kabanalan, may practical righteousness na ginagawa. Kasi kung wala yon, walang bilang. Sabi dito na nakakatakot, if anyone's work is burned up, pag nasunog yung mga trabaho mo, tinabaho mo, no? Nasunog na, he will suffer loss, yung reward, wala na. Though he himself will be saved, but only as through fire. You've escaped the fire. Parang unti na lang, nasa impyerno ka na, buti na lang niligtas ka ng Panginoon. Example, yung pumatol sa asawa ng tatay niya sa Corinto, in-expel. Wala siyang righteous living na pinakita. Pero, nag-repent, ligtas. Yung mga works, maring mabait siya, may mga ganun siyang paandar sa church, nagbibigay siya sa church, or kung ano man. Pero nung dinarang sa apoy, nakita na siya may kasalanan, naligtas siya. Tanong balik siya, pero walang silbi, walang pakinabang yung mga ginawa niya. Walang reward yon. And grabe kung gano'ng karami na yung mga tinatawag na men of God who succumbed to sin, na exposed sa sin, na questionable. Ito, alam naman natin, si Ravi Zacharias. Nakita natin yung kanyang ministry. We've been blessed by his ministry. Pero nung siya'y namatay, saka na-exposed na siya pala ay may mga kasalanan na nilihim at na-expose ito. Ligtas siya. Hindi ko kaya-questionin yung kanyang relasyon sa Panginoon. Pero anong bunga? May reward ba siyang matatanggap dun? No? Bayad na siya dito sa lupa. No? This is just an example. And lastly, kung anong resulta kapag hindi natin sinusuot yung baluti ng katwiran at kabanalan, it brings reproach to Christ. Hindi tayo. Kristiyano ka pa naman. Nasaktan ka ba doon? Mas masakit yun sa Panginoon dahil pangalan niya yung daladala natin. It brings reproach to Christ if you're a Christian but no righteousness can be seen in you. Pinabanal ka, santo ka, ligtas ka, pero nag-aasal kang demonyo. Repent. Repent. Types up na ako. Nag-alarm na. Repent. So doon natin tatapusin. Gusto niyo pa ba tuloy ko? So holiness, righteousness must be practical. Ginagawa ito, sinasadya ito. As mentioned in 1 John chapter 3 verse 3, as we wear the breastplate of righteousness, ito yung sinasabi. And everyone who does hopes in him purifies himself as he is pure. Nililinis ang sarili, nagre-repent. That's righteousness. Yung kabanalan at katwiran ng Diyos binigay sa atin, imputed sa atin, pero if we're not displaying the fruit of righteousness, hindi nakita sa atin, then we're not wearing the breastplate of truth. We are subjecting ourselves to the attacks of the enemy in our emotions, in our mind. So kailangan nandoon yung practical righteousness na dinidisplay natin. Pangatlo, na part ng ating battle dress or ng armor of God is to simplify this, the sandals of peace. But that's somehow a charismatic term, yung sandal of peace. Nung charismatic pa ako, doon madalas narinig yan. So dun tayo sa words na ginamit sa Ephesians. Shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. So what does it mean? The readiness, alert
awake and enthusiastic in preaching the gospel of peace. Kahandaan. So itong kahandaan na ito ay hindi mo magagawa overnight. Ito ay paghahanda dahil kinikilala mo ano ang ebanghelyo. Nag-grow ka sa faith. Inaalam mo, you're not passive. Inaaral mo, bakit nga ba ako naligtas? What does it mean to be saved? Am I really saved? If I'm saved, ano dapat ang pinapakita ko? At lahat ng bagay na ito ay tinuturo sa pulpito, sa Bible study, sa Bible reading, sa family worship. Nalalaman natin yan. At kung nalalaman natin, we are ready to share it. How beautiful the feet of those who brings the good news. The idea here is, whenever there's a war, malayong pa lang, nakita na nung watchtower, yung messenger, yung runner, tumatakbo siya. Kapag daw yung runner ay galing sa gera at talo, may masamang balita, may kita mo yung runner lupay-pay, bagsak ang balikat. So tinitignan siya malayo pa lang nung observer sa watchtower, naku, talo tayo. Eh, kita mo ba yun? Sugatan pa. Hindi niya maihakbang yung paa niya. Lupay-pay, bagsak yung balikat. Mukhang babagsak na. Makakarating kaya dito yan? Habang binabalita ng watchtower yung runner na hindi makatakbo, sinasabi niya dun sa loob ng city walls, mga kasama, mukhang natalo tayo. Hindi makagulapa si Procopio, kung sino mang Poncio Pilato yung pangalan nun, sasabihin niya, hindi makagulapa. Pabagsak na, sugatan. So nandun na, natatakot, nagkakaroon ng dread yung buong city. Nandun sa loob ng city walls. Wala silang panahon na magbunyi. But some of them are hopeless. Some of them are wanting to get out of the city walls. Tumakas na. Yung iba, gusto na lang magbigti. Kasi alam nila, kasunod nun, nung nanghihinang runner, ay yung hordes of the army, the enemy's army. Nasasakupin sila. Flip side naman, yung sinasabi, how beautiful the feet of those who brings the gospel of good news. Talaga bang maganda yung paa nun? Imagine mo, ilang milya na tinatakbo nun. Minsan, barefooted pa. In the story of Marathon, barefooted, tumatakbo, walang tigil para lang mahatid yung message. So yung paa nito, hindi lang kalyo. Baka wala, lapnus na yung paa. Sugat-sugat na. Anong kinaganda ng paa nun? Yung mga runners, kakaiba yung paa nun. Pag makita mo, pumunta ka sa Africa, kaya mo, pero pwede ka manood ng National Geographic, there is this study kung bakit kakaiba yung paa ng mga African tribes. Meron silang tinatawag na parang, I forgot yung term sa kanila, parang turkey people, na yung paa nila ang lalapad. Because of walking and running, they chase their prey. Tumatakbo sila, lapad na ng mga paa nila. Ang tawag natin doon, pag nag-aasaran tayo, parang luya yan ah. I don't see it beautiful, pero sinasabi salita ng Diyos, how beautiful are the feet of those who bring good news. Bakit? Kasi habang nasa malayo, this runner who brings the good news, maalimbukay yung alikabok, bamasiglat, umatakbo, mukhang may magandang balita, excited na, mga kasama, mukhang nanalo tayo, ganado si Procopio, nakakatakbo, hindi umiika-ika. So hindi pa man nakakarating yung mensahe sa kanila, excited na sila. Yung iba nagkakatay na ng baka, nag-ahanda na ng makakain, maiinom ng messenger. There's this joy. Nandun yung kagalakan. Bakit? May magandang balita. And the readiness, sabi dito, the readiness to put, having put on the readiness given by the gospel of peace, yung readiness to share the gospel, but also the readiness, yung kahandaan, bakit? Sure-footed ka. Sure-footed, what does it mean? Hindi natatapilok. Hindi nagsisway. Sure-footed in the truth that we are at peace with God through the gospel, the finished work of Christ. Hindi nagwa-waver. Nakatayo ka, ready ka, lumaban in the front lines. Because you're wearing that sandals, sa iba boots,
yung tinatawag. Protektado yung paa mo na hindi ka matatapilok, hindi ka babagsak. Imagine this. Ang buhay, in the ancient times, the lifeline of the army is their ability to march. Their ability to march. And what sustains the march is the water. Pero kung wala nang paa, wala na. So, yung ginagawa ng mga kalaban dati, no, sinisigurado nila na kapag may kalaban sila, eh, pipilayan yan. Hindi na mapakinabangan ng iba. Napaka-importante yung mobility sa isang army. So, if you're not mobile, if you can't move, if you can't step in faith, if you can't move your feet in the readiness of the gospel, baliwala. Meaning you have to be prepared every day. At yung preparedness natin, yung sure-footedness natin, ay nakaangkla sa ebanghelyo ng Panginoong Diyos. That we are at peace with God. We're ready anytime na bumalik siya. Prepared tayo. Bakit? Anong gagawin ni Satanas? No? Gagawa siya ng paraan na ikaw ay matapilok. Hindi ka makatayo. Hindi ka makalakad. That's why we need to wear that sandals of the readiness of the gospel of peace. Ng kapayapaan. Number four, the shield of faith. The shield of faith. The picture here that Paul is explaining is in the armory of the Roman soldiers, yung tinatawag na thureos. Thureos is a shield. May dalawang klaseng shield silang ginagamit. The other shield ay maliit lang, circular shield siya, strapped by leather na ginagamit sa hand-to-hand combat. Na kapag ka ikaw ay tatagain, isasalag mo lang ng ganun. But this is not the kind of shield that Paul is talking about. He's talking about the thureos. The thureos is a kind of shield that is 2 feet wide and 4 feet high. Sino dito yung 4 feet high? Kasing laki mo yung shield. Yung shield na yon is designed to protect the soldier from neck to the feet. And itong shield na to ay tinatawag na thureos, is made of metal, of wood. Wood siya, kahoy, na plated ng bakal, ng iron or ng copper or whatever metal that they have at the time. Some of them are lined by wet leather, basang leather, no? Malaman natin kung bakit. Basahin natin yung sinabi sa salita ng Diyos. In verse 16, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Ano daw yung extinguish dito? The flaming darts, the flaming missiles or flaming arrows of the evil one. Nag-aapoy ng mga arrows or pana ng kalaban. So, very significant yung thureos, because this thureos ay ginagamit lamang to ng mga frontliners. Frontliners. And sometimes, the frontline can go miles. Sino ka pa na doon 300? Yung shield nila malalaki. Ama, pero bilog. And the same principle is to protect the soldier from neck down. Protection yun. Pero kakaiba ito dahil yung thureos ay kinoconstitute siya kapag sa frontline tinatawag na phalanx. Yung phalanx is the line, the front line na kung saan ini-interconnect nila yung mga shield. So sa gerang ito mga kapatid, di ka nag-iisa. Meron kang kasama, yung kapatid mo, gumigera din yan. So kailangan, hindi lang ikaw ang may shield of faith. Sabi dito, dalihin mo yung shield of faith, lahat kayo, para sa lahat ng mananampalataya. Bring your thureos and bring it up. Bakit? Merong palaso. Merong pana yung kaaway. These flaming darts. And the purpose of the cladding, the iron cladding, na minsan merong nakasandwich na leather or sa unahan, may wet leather, ay para kapag sila'y pinana, remember, gawa sa kahoy yun, ha? May cladding lang. Kapag sila'y pinana at nag-aapo yung pana, pwedeng masunog yung ano, yung phalanx ng mga thureos, ng mga shield. At kapag yung pana na yun ay tumama, minsan hindi siya bumabaon.
Kasi nga, may iron. Pero ang purpose nun ay para magkalat din ng tinatawag na incendiary missiles, yung apoy na kumakalat. So ang tendency pag tumama yon doon sa shield, madadama yung ibang shield at pwedeng masunog. At kung gawa sa kahoy yun, you can just imagine na sunog yun. Kasi flaming darts nga. Kaya very significant yung ginamit na example ni Paul dito that this shield, the Thureos, is made of iron cladding with wet leather specifically. Kasi pala yung wet leather yung nag-extinguish sa flaming darts ng kalaban. It's very important. Bakit? The faith that we have in Christ extinguishes it. Na-extinguish. Pinapatay. Hindi lang basta shield. Hindi lang basta pwede mo kasing masalag yung kasinungalingan ng kaaway sa pamagitan ng ano? Sarili mong lakas. Pwede pa eh. Tatama lang naman yan. Eh. Okay, sige. Eh, paano yung kasama mo? Kumakalat yung apoy. Hindi yung araw ang papatay eh. But the flame, yung kasinungalingan, yung kasamaan, yung kasalanan na kumakalat. That it must be extinguished through the faith. So kinakailangan nakataas lagi yung shield na yan. And faith is as basic as trusting the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Yun lang ba natapos? Hindi. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Sa ibang translation, He will make your path straight. Magtiwala ka sa Diyos. At huwag mong panitiwalaan sa sarili mong dunong o kagalingan o kalakasan. Another thing na sinabi ni Christ, trust in God, trust also in me. In my Father's house, there are many rooms. So that faith, yung faith na sinasabi na dapat dalhin natin para ma-extinguish yung flaming darts ng enemy, is basically trusting the Lord, having faith in Christ. But the burning arrows are the temptation. These are the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ito yung binabato sa atin day in and day out ng kaaway. At ang ating pangdepensa, tandaan natin ha, yung Thureos ay hindi lamang personal defense, but it is for the ranks. Kasi meron ka namang breastplate of righteousness. Maaaring tumagos, no? Tumama pa sa'yo, kakayanin pa rin yung armor, yung personal armor mo. Pero ang question nga dito, paano yung katabi mo wala siyang daladalang shield of faith? Hindi na siya nananampalataya or mahina yung kanyang pananampalataya. Kaya anong trabaho ng mga members ng isang iglesia? Mutual edification. That's how we, ang sabi doon, spur one another into righteousness. That's how we, how irons are sharpened against each other. Nachichisel out yung mga unrighteousness, yung mga faithlessness. And by bringing up that shield of faith, nakita natin that all of us are one in faith. Importante po yan sa isang iglesia. Isa lamang ang ating pinananampalatayanan. Paano kung ikaw nananampalataya ka orthodoxly? Tapos yung isa mo palang churchmate, naniniwala sa kung ano-anong mga teolohiya. Malulusot ang kayo. And that flaming darts na maaring tumama sa kanya, maaring magliyab at makaramay sa ibang mga kapatid. Kaya kinakailangan pare-parehas tayo ng pananampalataya. And the way we hold up that Thureos, that shield of faith, is by making sure na hindi ka nag-iisa sa faith walk mo. Kasama mo dyan yung kapatid mo. Isa lamang yung pinanampalatayanan nyo. One faith, one baptism, one Lord. Iisa lang lahat. Number 5, the helmet of salvation. Ang pinaka-vulnerable target pag sa gera ay yung ulo. No, vulnerable yan kasi hand-to-hand combat. So ang target ng kaaway, lalo na yung cavalry charge na tinatawag, in the cavalry, ang weapon ng isang
cavalryman ay yung syempre yung kabayo at yung kanyang sword. And a cavalry charge, ang gagawin niyan eh magtataga lang yan. Kasi meron siyang higher position. At hindi niya tatagain yung paa mo, nasa ilalim yun eh. Ang unang-unang tatamaan sa'yo ay yung ulo. Yun ang pinaka-delikadong part. And the reason why they're very effective sa charge, no? Kasi mostly, kapag nagtakbuhan na yung mga foot soldiers, nangyayari kung napanood nyo yung Braveheart, kaya sila tumatakbo because they're not well-equipped. Walang mga helmet, walang mga shield, walang mga ganun. Wala silang mga weapon against the cavalry. At i-exploit yun ng kaaway. Tatagayin sila sa ulo. And the purpose for that is to smash heads or basagin yung mga bungo nila or decapitate sila. These are very visual. Gera eh. So ano ibig sabihin lang nito? Bakit kinakailangan yung helmet of salvation? Because the target of Satan is the head, which is the seat of our understanding of the salvific work of Christ. Nandito yung ating kaisipan. The renewing of our mind is at work. Pero kung yan ay ma-hijack ng kaaway dahil hindi natin dala-dala yung ating helmet ng kaligtasan, wala tayong awareness sa katotohanan ng kaligtasan ng Ebanghelyo ni Kristo, anong gagawin sa atin? The enemy wants to destroy our confidence and assurance in Christ. That's number one. Wawasakin niya yung confidence mo, yung kumpiyansa mo kay Kristo at sa natapos niyang gawa. Your confidence and assurance. Pag nagkasala ka, ayan na, exploit ka ni Satanas. Madumi ka na rin lang, magpagulong-gulong ka na. Yan. That's number one. Number two, talaga bang nagkasala ka? Hindi naman, lahat naman sila ginagawa yan. Hindi naman masama yan, okay lang yan. Nandoon yung pride mo. Hindi mo nakita na kailangan mo ng kaligtasan kasi nagkasala ka. The moment you say you don't have sin, sabi doon, the truth is not in you. You're lying. So ano kailangan natin makita dito mga kapatid? Whenever we wear the helmet of salvation, we're actually believing in the salvific work of Christ, in the finished work of Christ. Nandun yung protection sa atin, the awareness. And the moment na na-dislodge yung helmet na yan, or hindi natin suot yan, o nakalimutan natin dahil sa kapabayaan natin, kakasala tayo. Kailangan din i-remind sa atin yung salvation na ginawa ni Christ sa atin. And part of it is knowing what sin we have committed. Ano yung kasalanan na gawa natin? Pangalawa, ang purpose ng helmet of salvation is to protect us not only so we could not lose our confidence and assurance in Christ, but also to make sure that we are not cut off in the fellowship with Christ. Diba? Pag na-sever yung ulo, patay na yan. Dismembered na ang tawag doon. Yan ang gustong gawin ni Satanas, ma-dismember tayo. Ma-isolate tayo. Mahiwalay ang ulo sa katawan. So if you can just imagine na isang Kristiyano na pugutan ng ulo, impossible yun, patay yun. Kaya kailangan may helmet of salvation. Nandiyan yung kasiguraduhan that our blessed hope is in Christ. Na sa kanyang pagbabalik, kahit anong banat ng demonyo sa ulo natin, sa mind natin, throwing blows after blows, anong ginagawa ng helmet of salvation, pinoprotektahan ito yung ating assurance ng fellowship kay Christ that one day we will be with Him in eternity. Yun ang iniingatan sa atin. No helmet of salvation. So if you are not sure of your salvation, how dangerous it is to live a life. Napakamiserable ng buhay mo, niligtas ka na ni Kristo, namatay na si Kristo sa krus ng Kalbaryo, nalibingan pagkatapos ng tatlong araw, nabuhay na mag-uli, at umakyat sa presensya ng Ama na upo sa kanang upuan ng Diyos Ama, at Panginoon ng Panginoon, at Diyos ng mga Diyos. Tapos ikaw, wala kang kasiguraduhan, takot ka sa bukas, takot ka sa kakainin mo, dadamitin mo, takot ka sa papatay sa'yo, sa sakit karamdaman, takot ka, ang dami mong takot. You're so vulnerable. Kaya sabi, wear the helmet of salvation that the biggest problem of man, which is sin, has been dealt with by the saving grace of Christ. Ano pang pwedeng masama mangyari sa'yo dito? Magka-cancer? Maubos yung pera sa bangko?
matanggal sa trabaho, magkasakit yung anak mo, may mamatay, either mahal mo sa buhay o ikaw, all of those things are bad. But that's not so bad if you know kung ano dapat yung kalagyan mo kung hindi ka niligtas ni Kristo. Saan ka ba niligtas? Sa impyerno. So what's the worst thing that could happen to you? Hindi ka na pumunta ng impyerno kung may kainiligtas ni Kristo. So wear that helmet to remind you that Jesus Christ paid the penalty for your sin. You're saved. Na kahit ano pang problema ang kaharapin mo sa mundong ito, hindi masusukat yan sa problema ang sinolve ni Christ sa cross, which is your salvation. And lastly, the sword of the Spirit. Makaira. That's the sword that is commonly used or carried by a Roman soldier. This sword, Makaira, it varies in length. Merong 6 inches to 18 inches. Haba nun. The sword is the only offensive weapon that we have in our battle dress, in our armory. Ito lamang. Lahat ay defensive weapon. Helmet, breastplate, belt of truth, shield of faith, at sandal of peace. Lahat yun ay defensive. And the only offensive weapon ay the sword of the Spirit. The sword of the Spirit of truth. John 14 verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. This is an apostolic message to the apostles by Christ. Kaya sa kanila pinakita ang katotohanan ng salita ng Diyos na isulat nila, na alala nila ang mga tinuro ni Jesucristo. Kaya nga pag binasa mo ang John, Gospel of John, at basahin mo ang 1 John 1, 2, 3, parang nilaid down niya lang, nilatag niya lang yung katuruan ni Kristo. Pag binasa mo yung Luke at nag-continue ka sa Acts, may kita mo kung paano nila naalala, nilatag nila kung ang ginawa ng ni Kristo hanggang ng banal na Espiritu. Naalala nila at ito'y naisulat. Naisulat lahat. At ang sabi, the sword of the Spirit, which is the Word of God. The truth of the Spirit, which is the Word of God. Ito yung weapon natin. It brings to us in remembrance kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. It's the only offensive weapon in our equipment. As in 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 6, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Ano daw kapangyarihan ng sword of the Spirit? It destroys the strongholds of the enemy. We destroy arguments. The Word of God can destroy arguments. And every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Ano daw ginagawa ng salita ng Diyos? Winawasak niya yung mga strongholds ng kaaway. Ano itong mga strongholds na ito? Every teaching, every theology, every false teaching that goes against the Word of God, every lofty opinion, mapagmataas na mga opinion. That's why the Word of God is powerful and effective. Kasi pag hinarap mo ito sa isang makasalanan, sa hindi mananampalataya, at siya'y pinili ng Diyos, ano magiging resulta? The sword of the Spirit pierced the heart of that person. And a very great, the greatest miracle has been done. The heart of stone has been turned to a heart of flesh. Binabago yung puso. Eh paano naman sa mga hindi talaga naliligtas, sa mga tumatanggi? They are being exposed of their folly at wala lang silang excuse. It will kill them. It will slay them. The Word of God, the law of the Lord will slay them. Kaya kapag hinarap mo sa isang unbeliever, ang salita ng Diyos, the law, it slays them. Wala silang laban sa salita ng Diyos. It subdues them. At para sa atin na mga mananampalataya, whenever we use the Word of God, it serves its purpose.
para sa atin, nagiging protection natin, nagiging panlaban natin. Para naman sa mga kaaway na ebanghelyo, ito yung tumatalo sa kanila. Verse 6, being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. Nandoon yung day of reckoning ng salita ng Diyos, na kapag ka merong salita ng Diyos na hindi na obey, may katumbas na judgment. Salamat na lang sa Diyos. Because we are on the other side of the wall. We are in the team. We are in the kingdom of God. And we are in the army. And the captain of the host is Jesus Christ. So what do? As believers, first, recognize the attacks. May kaaway. Nandiyan yung temptation. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Nandiyan yung binanggit ko kanina, sham, na naggera na nilalaban sa atin ni Satanas. Nandiyan, makita natin unang-una yung karakter at kredibilidad ng Panginoong Diyos ay inaatake, pinipersecute tayo, dinedemoralize tayo, yung doctrines ay tinitwist, dinideceive tayo, inihinder ni Satanas yung ministeryo natin, tayo'y pinagwawatak-watak, we are being divided and conquered, nandiyan na ini-inject tayo ng pride, nandiyan yung hypocrisy, worldliness, and disobedience. Grabe yun. Yun yung mga atake. You have to be aware. Kailangan nating malaman. And malaman mo rin that the brethren are not your enemy. Yung kapatid mo, hindi mo kaawayan. Maaring na-influensyahan, maaring siya ay napahina ng kaaway, pero hindi siya mismo ang kaaway. Pangalawa, you must utilize the equipment that has been provided for you by the Lord. Wear, suotin, gamitin. Kompleto, protektado tayo at may kakayanan tayong manalo. And number 3, be strong in the Lord. When David was being given the armor of King Saul, sabi niya, hindi kaya. Hindi kaya. For the weapons of our warfare, not carnal. Kung lang, i-quote niya yun eh. Pero ang ginamit niya, ano, yung pre-provide sa kanya ng Panginoon. Yung sling at yung bato. Eh ito, hindi sling at bato ang binigay. Pero pinakita dito yung spiritual armor na binigay sa atin ng Panginoon with the sword of the Spirit. Kumpleto. Kumpleto tayo para manalo. So in our conclusion, we must wear the full armor of God because the battle is still raging. May gera pa rin, kaya dapat suotin natin. So we must fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. For the captain of our host, of the host is Jesus. In Joshua 5:13-15, this has been a very controversial passage na kung saan, sabi sa verse 13, when Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing before him with his drawn sword in his hand. And Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversaries? And he said, no, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, what does my Lord say to his servant? And the commander of the Lord's army said to Joshua, take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Ito lang yung pagkakataon na na-experience ni Joshua yung supernatural presence ng Diyos. Some theologian says that this is just an angel. Pero mapansin natin, bakit nung nagpatira pa si Joshua, hindi siya sinaway? Huwag mo ako sambahin. Ako ay isang anghel lamang, created being gaya mo. Pero sabi, walang sinabing, ganun. Hinayaan lang siya. Sabi niya, I am the commander of the army of the Lord. In the interpretation of sound theologian, sabi nila that this is Christ. Hindi man literal na si Kristo, pero nire-representa ay si Kristo. Siya ang kung si Joshua ay general, Christ is the generalissimo, mas mataas sa ranggo. At hindi tayo gumegera mag-isa. Meron tayong army at meron tayong chief, commander-in-chief, that is Jesus Christ. That's the reason why we are victorious in Christ. Tayo'y panalo na, but we must fight this battle. So for every believer, again,
This message is for you. Huwag mo ulit hanapin yung taong wala dito dahil ito'y para sa'yo. Lumaban ka. Labanan ang kasalanan. Mortify sin. Utilize the weapons of your warfare. Be dressed in full regalia in battle. Sa mga unbelievers, mga hindi pa mananampalataya, if you are not part of the army of Christ, you are the enemy. You are in continuous rebellion against God and you have enmity against God and you will be destroyed unless you repent of your sins. Turn away from your sins and believe in the finished work of Christ, for in Him there is forgiveness. In Him there is grace. In Him there is salvation. And be part of His army. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, nawa ay naliwanagan tayo na tayo ay lumalaban at patuloy na dapat lumaban dahil may dahilan tayong lumaban at yun ay pagkapanalo ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, marami pong salamat dahil sa inyong biyaya kami po ay nakarinig ng iyong salita. Ang dalangin po namin na patuloy niyo pong baguhin ang aming mga buhay. Patuloy kaming tumilima sa inyong pong salita at gamitin namin ng bawat armas na ito, ang mga armor na ito sa aming paglakad, sa makipot na daan, in the battle of our against sin, and until the day, Lord, that you will come and take us with you. At salamat o Diyos dahil kasiguraduhan na ang aming pagkapanalo laban sa kasalanan, sa kamatayan dahil sa iyong natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Dalangin namin, Lord, that you continue to help us, Lord, to be strengthened every day through your word, to utilize all this armor and weapons, Lord God. Salamat o Diyos sa inyong biyaya sa amin, patuloy nagpapabaral sa amin. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y tumayo at basahin natin ang ating confession this afternoon. Basahin po natin ang sabay-sabay. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa. Kami ay dumudulog at magtatapat. Salamat sa iyong salita na nagpapakita ng katotohanan. Nagtatama sa aming likong puso at nagpapanatili ng aming kabanalan. Sa inyong biyaya, kami ay naligtas at sa pamampalataya sa natapos na gawa ni Kristo Jesus na ang pag-ibig na wagas. Patawarin mo kami, Ama, sa aming pagkukulang. Sa aming karupukan, kami ay nasadlak sa pagsasalangsang. Mga panahon na nalimot namin na lumaban sa kasalanan muli nagpangibabawan. Patawad aming Ama sa aming pagwawalang bahala. Sa paglaban sa kasalanan ay naging pabaya. Kaya patawarin kami, Ama, sa aming kapaluluan at atupagin na suutin ng damit katwiran. Salamat o Diyos na di mo kami pinabayaan, ngunit sa baluti kami ay inarbasan. Mas may laban at tagumpay sa kasalanan, sa baluti mo lamang mananahan. Palakasin mo kami, O Diyos, at itaguyod sa digmaan. Kami ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Sa iyo lamang ang papuri at lahat ng kalwalhatian. Sa pangalan ni Kristo Jesus ang katagumpayan.